Yun. Magandang umaga sa inyo lahat, guys. So, another vlog, another moto vlog. But first of all, I want to shout out my friends, Boleros Riding Club, Buzz Moto Works, Platinum Works, and Akay Uma. Tsaka yung Fine Arts and Drawing. So, sa lahat ng mga sumusuporta, magandang umaga sa inyo lahat. So, ngayon, ang topic natin sa pag-vlog natin ngayon is ipapalit na natin itong Aerox natin. Pangit kasi, bulok eh. Bulok, ipapalit natin sa Click 150. 150i Game Changer na version 2. Yung Game Changer niya. So, mamaya, kukunin natin siya ngayon dito sa SM Marikina. Tara, samahan niyo ako. Yun ang gagamitin muna natin for the meantime. Magsaswap muna kami ni Jones TV. Pa-subscribe kayo sa channel niya, guys. Jones TV sa Facebook page. So, yun, no? Para ma-review natin yung kanyang Honda Click 150i. Marami na siyang in-upgrade dun sa motor niya, kaya gusto kong i-review. At yun yung second na scooter or na automatic na mapapatakbo ko. Yun. So, balikan ko kayo, guys, ha. Punta lang sa SM Marikina. So, ito, guys. Malapit na tayo sa SM Marikina. Katagpuin na natin si Jung Stevie. Gaantay na siya. So, nakakakaba, no? Nagpapalit kami ng motor. Mamaya, naisip ko kasi ba? Mamaya, okay, ang naisip ko. Nagasgasan niya itong Aerox ko. No! Diba? Yun yung iniisip ko, yung Aerox ko yung magagasgasan niya. Kasi maliit si Jung eh. Ewan ko kung abot niya itong Aerox. So, pero sabi naman niya, na-try niya na. No? Tiwala na lang. So, gusto ko kasi mabigyan niya ng first impression, tsaka ma-review yung mga parts na kinabit niya ron. Kasi ang dami ng accessories nun eh. So, tsaka gusto ko rin matry yung ibang scooter kung ano ba yung, kung mas okay ba yung Click kesa sa Aerox, di ba? Mabibigyan natin ng comparison, mini comparison lang. So, tignan natin kung nandito na siya. Ito. Si Jones. Ito, yun! Ayan. Yan po yung Aero, no? Click na gagamitin natin. So, yun. Ano? Shout out kay Jones TV. So, ito yung ipapalit natin na ano. Na-click muna, no? For the meantime. Siyempre, pakita natin yung bagong yun. So, palit muna kami hanggang Tuesday. Ayan. So, yun, guys, no? Ito na yun. Yung gagamitin natin for the meantime. So, may safety features din siya. Yup. So, titignan natin yung takbo. I-compare natin yung takbo niya dun sa Aerox natin, no? So, all stock yung ano niyan, bola niyan. Okay. Sige na. So, yun na. Balitaan namin kayo, guys, sa mga review-review namin, no? So, first time namin gagawin to. Ewan ko kung may gumawa na rin ito. Mga kalokohan namin. So, ingat na lang. So, ingat, ha? So, ingat sa checkpoint. Balita mo ako, mag-checkpoint ka. Oh, dyan din ako dadaan eh. So, ito na. Okay. So, mababa. Mas mababa siya sa Aerox. Tara. So, yun, guys, no? Ito na tayo. Mare-review na natin yung mga naka-install dito sa ating Honda Click 150i version 2. So, nagpalit na rin si Jones ng mugs. Not sure kung ano yung brand, pero pati yung gulong niya, pinalitan niya rin, Pilot Street na Michelin. Ayan. Ang sukat is 100 by 80 by 14 sa front, RCB caliper. Pati ito.
naglagay na rin siya ng mini driving light. Ayan. Dito nakakabit sa gilid. Tapos may winglet na rin. Ito. So, naka-sec. Side mirror na rin siya, guys. Ayan. Ito yung uso ngayon, eh, no? Meron na rin siya nito. Holder. Tsaka ito. Ayan. So, kung papansin nyo yung kulay niya, pinarap niya to, eh. I think 2 days to ginawa. Itong hindi to paint, wrap lang siya, naka-wrap lang stickers. Ayun yung kulay niya, no? Kasi yung nababakto ko. So yun yung ano naman sa ano, no. Ano, parang nagka-tricolor siya. Parang matte gray na parang nagre-rainbow, no? Dito naman tayo sa ilalim. YSS na yung shock niya. So mamaya tignan natin kung malambot ba yung shock niya, no. Tapos ito, naka-box lang. Ang napansin ko lang sa kanya, guys, yung muffler niya, pinalitan niya ng stock. Kasi dito sa Marikina, mahigpit pagdating sa muffler. Pero naka-acrophobic na to, eh. Pero binalik niya sa stock kasi alam niyang dito lang sa Marikina nakatira. So, yayamanin bolt, no? Ang isa sa kinagustuhan ko rito, guys, sa click is itong bulsa na wala sa Aerox natin. No, ayun, nakakapag magigay ka dyan ng ano, ng susi, di ba? So yun, ito yung sa mini driving light niya. May underglow na rin kasi ito, guys, eh. So tignan natin, ah. So tignan natin kung ano ito pag pinindot natin to. Naka on na yung engine, naka start na. So red, green. So yun, may underglow nga natin. Ayun, oh, may green. May ilay, no? Dito rin sa kabila. So, yung isa. Tingnan natin, ha? So, yun, ito. Ayan. Tapos, dito. Yun, no? Parang computer. Iba-iba kulay. Okay, no? Tapos, nandito yung sa mini driving light niya. Pwede, maganda rin yung ano. Maganda yung pag sa mini driving light talaga, guys, lalo na pag madilim, no. Ayun. So dito naman tayo sa ibang mga features ng Honda Click. So hindi mag-start yung engine once na naka mabayang side start. So tingnan natin yung start. Ayun, tayo. So kailangan is manyo muna, then pwede nyo na start. Okay. So sa mga bago pa lang at kukuha rin ng click, sa alam ko marami na kayo may kitang review, eh, pero share ko na rin. So once na pag nag-green na to, etong button na to, yan, green na. Ibig sabihin, pwede mo na siya i-pindutin to. Yan, once na may lumabas na susi rito, meron kayo may kita rito na mga sign, no? Ayan, no? Seat, yung off niya, ito yung on. So try natin, ha. Ayan, ako sa on. Ayan. Ayan, pag isa na on, ayan, bubukas na to, then pwede mo nang i-on. So ang kinagandahan din dito, guys, off ko lang ulit, kinagandahan lang dito, guys, meron siyang anti-theft system, no? So yun din yung isa wala sa Aerox. Then let's go to sa seats natin. On natin yan. Okay. Seats. Oh, guys, dito na tayo sa seats. So, pag nandito na, yun, inin nyo lang dito sa seat. Ito, seat. Tapos, pindutin nyo lang. Then, supposed to be that mag-on na to. Ito ang pangit sa upuan niya, guys. Pag pinlik mo to, hindi mo kaagad ma-on. So, wait lang, ha. Baba ko lang. So kailangan dalawang kamay pa, guys, bago ko siya mabuksan. Siguro dahil hindi na stuck tong ano niya, upuan niya, medyo flat na to, yun. So kailangan ng dalawang kamay bago mo mabuksan. So yun, ito yung laman.
So, malalim din yung compartment, malalim din. Yo, malalim din, pero mas malalim sa aero, syempre. Diba? Mas malalim sa aero. Kasi yung sa Aerox, nandito na yung gas tank eh. No, ito nandito siya. So, yun. Ito, katulad nito, ayan oh. Yung sa upuan din oh, diba? No? Kumbaga kailangan mo pa i-align. No? Tsaka isa sa kinagandahan din dito, guys, ito. Yung gulay board. So, pag marami kang dala, pwede mo nang lagay diyan. Sa Aerox naman, hindi mo pwede ilagay kahit meron kang ganto. Kasi ito, like for example, meron kang monitor na dala, pwede mo lagay dyan. Hindi mo pwede lagay sa Aerox. Pwede mo dito ilagay, iti-tape mo lang, no? So, yun. Mamaya, tignan natin yung takbo, guys, no? Tsaka may comparison pa. Thank you, guys. So, ito na, guys. Review na natin yung takbo. So, first of all, medyo pag bago kayo dun sa motor, no? Nahihirapan kang kapakapain itong mga switch. Yan, kung ano yan. So, may idling stop din to katulad sa Aerox. Once na puminto ka at naka-on yun, automatic mamatay yung engine mo. Pero pag tin-rottle mo, nabubuhay ulit. So, nagulat ako rito sa laki ng horn. Kasi yung sa Aerox nandito eh. So, yung part na to is yun yung ano eh, signal lights. Kung the left or turn ka, no? O right turn. So, nagulat na ako nandito. So, napindot ko siya na malakas kanina. So yun, nakakapanibago. Pero syempre, yun nga yung break-in period eh. Sabi nga nila, hindi daw ang motor ang bine-break-in. Yung user daw kung paano mo gagamitin yung motor mo. Diba? Kung paano yung tamang paggamit din sa motor mo. Yung handling, no? Yun lang, na-share ko lang. Magaan talaga yung trick compared sa Aerox. Siguro dahil sa gulong pa lang eh. Medyo manipis to compared dun sa Aerox. Tsaka yung body talaga ng Aerox is malaki. Saka mataas ako, mga nakaganto ako eh. Ito kasi is nakayan, nakaganyan. So mababa. So ang napansin ko lang din, ang maganda rito is yung sitting position mo. Hindi ka mangangalay. Not like Aerox, talagang medyo subsub ka ng onte. No? Tsaka yung suspension, malambot. Malambot siya, monoshock lang ito eh. Pero nasa left side, hindi ko alam ang tawag doon. Pero monoshock siya. So yun, sa filtering for sure pasok to kasi sa Aerox nakaka-filter tayo. So mas pasok to kasi mas manipis to. Pero yung takbo, parang Aerox lang din. Parang hawak ko lang din Aerox ko na magaan. Tsaka mas relax yung sitting position, yung handling, no? And ang napansin ko rito, yung manibela medyo shaky. Nagsishake siya kaagad. Siguro nga dahil manipis yung gulong sa harap, kaya nagsishake ka agad siya. Tsaka medyo mabibrate ng onte. Pero nimble, sobrang nimble. Parang ang bilis lang ng mga bearing niya sa loob, no? Dito sa manibela. So matigang ano na mapindot yung ano, yung horn. So balik ako kayo guys, sa traffic lang eh. Ito guys, share ko na sa inyo, no? Yung ito, mayroon naman ako na-encounter na kakaiba. So, ito pala ang use ng combi brake. So, pag pinapress ko itong ano, pag nagbe-brake ako rito sa kaliwa, sumusunod itong kanan, bumababa din. So, front and rear, nagbe-brake. Ayun pala yung purpose ng combi brake, no? So, ito, ayun, pararamdaman mo, ayun. Nakahawa kasi ako doon sa parehong brake lever. Then, napansin ko, pag pinapress ko itong rear brake, ito, yung kaliwa, ayun, bumababa din eh. Nagbe-brake din siya. Yun. Pero mahina talaga ang rear brake niya. Siguro dahil drum brake pa lang. Pero mahina talaga. Not compared dun sa Aerox ko. Sa bagay, syempre, naka-rear disc brake na yun, no? Capital, pero yun, parang dear. So, yun. Yun lang yung napansin ko. Ang cool. Nakulhan ako na kasi combi brake talaga yun pala yung gamit ng combi brake na pati yung right side pumipindot kahit di ko pinipindot, parang ganun. balikan ko ulit kayo ha, traffic eh, oh. Hindi ako makapag top speed na lang yung kailangan natin. So yun guys, no? Hindi tayo makapag top speed dahil ang traffic. Dito tayo ngayon sa EDSA.
Pero ito yung mga napansin ko, yung confidence ko na mag-break, nawala. Kasi nasanay ako dun sa Aerox na ABS. Doon may okay na sana tong braking na to kung may ABS din. Pratis talagang sure ka na kahit paano maliligtas ka ng ABS once na may mga biglaang pagkakataon. Yun na yung air blade. Yun kasi air blade is ABS na siya, no? Pero ngayon so far, ang napansin ko lang din siya, hindi siya torquey. Not like Aerox, pag tin-throttle mo, talagang parang pati ulo mo, pag binigla mo yung throttle, parang sasama, di ba? Parang may kick, parang ganun. So yun, pero speed, sa gaan niya kasi, kaya ramdam mo talaga yung hangin, yung dragging, no? Kasi magaan eh, palalang pag medyo mabilis ka na. 60 lang yung usual na natakbo kasi traffic. So tatry natin ulit siya mamayang gabi pag out ko sa trabaho. Pagpauwi na tayo dun sa Marcos Highway. So, itong napansin ko lang din, itong mini driving light niya, yung passing light. Ito. So mali siya eh, mali. Hindi naman sa mali, kumbaga mali yung pwesto para sa akin. So dapat nandito siya. Nandito. Or nandito. Ito meron pa rito ang part na to na pwedeng butasan eh, na pwedeng ikabit to. So ang hirap kasi magpa-passing light ko, nandito pa ako. Oh. So anyways, nandiyan na yun eh. Yun lang, suggestion lang. Kung magpapalagay kayo, dapat nandito. Para madaling pindutin. So yun. Ayun o. Kaya pag mag-overtake, dahil medyo mahina-hina yung torque, nakakawala ng confidence. Kasi syempre, di mo alam kung aalangan ka ba dun sa pag-overtake mo kasi parang feeling mo mabilis ka na eh. Parang ganun. Feeling ko lang nga kasi nas, yun nga, this is a mini comparison lang din sa Aerox. So nga, this one is yung second bike or second automatic bike na nasakyan ko at nagamit ko, no? Pero the suspension, wala akong naririnig na lagutok sa front kahit meron siyang winglet. Speed, nandun naman yung speed dahil 150 naman to eh. Siguro it's nagkakatalan din sa torque, no? Baka itong setup ng click is nasa dulo, yung stop speed talaga, pero yung torquey medyo unti. So, pero yung manibela, okay naman. Siyempre, hindi ko naman pwedeng barbalin din to. Hindi naman sa atin to, kaya dapat ingatan natin, no? Okay, balikan ko kayo mamaya ulit guys, sa hapon, tatry natin yung top speed. Pero overall, so far so good. Gusto malaman lang yung top speed natin. Okay. So, yun guys, no? Di tayo makachempo ng place para mag-top speed. So, kita nyo naman, sobrang traffic, di ba? So, hindi ko na siguro ito top speed to kasi alam nyo na rin naman ang top speed. Marami naman video dyan na magta-top speed eh. Pero ang Aerox ko, ang top speed nya is 117, all stock yun. So, I'm about 70 to 75 kilos. Then, doon na tayo, punta na tayo sa ayoko at gusto ko dito sa Aerox, ay sa click natin, no? So, una na gusto ko rito sa click ni Jong, yung pinalitan niya is yung gulong. Sobrang kapit. Maganda siya, kahapon umuulan. Na-test ko siya, makapit talaga. Pilot Street, Michelin, wet and dry to eh. So, yung likod is 100 by 70. Then yung front is 90-80 ata, oh. And yun, maganda talaga upgrade yun kasi talaga hindi ka dudulas. Pangalawa na nagustuhan ko sa kanya itong pockets dito, tsaka itong gulay board, yun yung pangatlo. Talagang maganda kasi kahapon may pick up din ako ng mga paninda namin. Yan, nilagay ko lang dito. Yun yung wala sa Aerox, no? Tsaka yung side pocket katulad yan, pwede kong lagyan, no? Doon meron naman, pero maliit lang kasi sa Aerox eh. Okay. Yung ayoko naman dito sa click, yung seat, sobrang hassle. Pag sa tuwing bubuksan ko siya, kailangan dalawang kamay. Yung isang kamay ko is nandun sa switch, yung isang nandun sa upuan para umangat. So, yun. Ang sobrang hassle nun. Then, pangalawa, na ayoko sa kanya is yung brakes. Feeling ko
hindi ganun kalakas yung brakes, hindi ako confident na i-brake siya, lalo na sa mga biglaang pagkakataon, kasi parang feeling ko magla-lock at mag-skid. So yun yung pakiramdam ko, no? Hanggang sa ngayon na pinadrive ko siya, ganun pa rin nararamdaman ko. Then, pangatlo na ayoko sa kanya na pinalitan ni Jong is itong mini driving light, yung sa ano, ito, sa passing light. Sobrang layo, kailangan nakaganyan ako. E paano kung kailangan mag-brakes, diba? O, passing light, mamimili ka doon sa dalawa. So mas maganda talaga ako nandito sa part na to. Pero overall, speed halos the same lang sa Aerox. Pinagkaiba lang niya yung torque, yung hatak, pero speed pareho lang. Napansin ko lang din talaga sobrang gaan niya. Yun nga, pwede kang mag-wiggle, lalo pag bigla ang brakes, tas possible na nag-fishtail or nag-ano talaga tong front manibela. Overall, okay naman siya. Maganda rin, naporma rin. Maliit compared sa Aerox talaga, madali ka makasingit, no? Yun nga lang, hindi ka masyado pansinin, kaya siguro nilagyan din lang ng DRL sa front. Then, ang napansin ko lang din, hindi lang ako sanay yung sa horn. Ang layo, nahihirapan talaga ako. So yung mga usual na motor kasi is nandito yung signal lights, nandito, tapos nandito yung horn. So ito, parang pinag-ipalit niya ni Honda. Yun lang naman, kung hindi ka pa lang subscribe, thank you guys, pa-subscribe naman. Then, palike na rin tong button, kami natutunan kayo. So hindi to bias review guys ha, mini review lang to na napansin ko sa Aerox at sa Click, no? Yun lang, thank you guys, thank you for watching, and see you on the road, bye!